So, magre-renew nga tayo sa driver's license natin na Code 1-2 at professional, no? At yan, danda. Pagaling dito sa bahay, sa GMA, pumunta tayo ng Walter Mart. Excited tayo makarating sa Walter Mart kasi ang akala natin, andoon yung ano, office ng LTO. At agad, harap ta, nag-parking ako sa harap. At iyon pala, no? Hindi, wala pala sa loob. Nasa side pala ng kanan. Kapag nakaliw, yan, nagaling tayo doon, no? Ayan. So, lakad-lakad tayo papunta doon sa kanto. At pag nakarating doon, ayun, malayo pa pala. So, konting lakad muna tayo. Punta doon sa kanan parts ng Walter Mart, Carmona. At ipagtanong muna natin doon yung office ng LTO. Kasi, kala natin nasa loob, no? Yan nga pala guys, so yan yung mga listahan ng mga nagastos natin. Pag yung old ko, ayan, andoon pala, oh, nung marat niya ako doon sa kanto, ayan, ito yung Walter Mart kanto. Badang kanan ako dyan nakapwesto, ha? So ngayon, sinilip natin yung LTO, andoon pala sa dulo. So, konting lakad tayo, mga 5 minutes, more or less, mga 50 meters ang layo niya, no? Nasa labas sila. Ayan yung LTO branch ng Carmona. Diyan tayo nag-renew ng ating driver's license na may cool 1-2 nung old. At nang lumabas nga, ayan, apat na yung code niya. A1B1B2. Yun. At yan guys, tips lang, no? Pwede nyo dalihin yung mga sakyan nyo. Mayroon kayong dalang sakyan. Tips lang natin, no? Kailangan pupunta nyo dyan, alam nyo na yung brand type nyo para makaminus kayo ng 100 pesos. At syempre, kung mayroon na kayong CDE, magagano kayo ng online CDE para at i-print yun na rin kasi may 20 pesos yung printed niya dyan. So, sabagay, paliit na halaga lang naman, no? Kailangan may medical na kayo. Mayroon ng medical dyan. Dalawang building yan ga. Yan. Tapos, yung isa dyan, and then yung mga kahira, tapos yung isa yung emission niya. Sa taas ng pangalawang building sa kanan, andyan yung medical. So, 500 pesos yung medical. So, ang major payment mong gagawin, so, yung dalawang yan, isang 500. Sa akin lang pala yan, ha. So, maaari magkaiba yung ating gabayaran sa driver's license. Pero yung medical, alam mo, nakapix yan. At magdala kayo ng mask, ay. So, yan. Sinipat natin yung kanto, galing tayo doon, no? Ikli lang naman yan, abot na ako. At medyo maganda naman yung ambience yan kasi hindi masyado crowded. Ayan, so nasa counter na ako niyan. At nakapagbayad na tayo at nag-aantay na tayo sa counter 4 yung bayad at counter 7 yung final na releasing. Meron pa doong fingers at photocopy. Yan yung information desk, screening, first step ng screening sa mga requirements. At yan, umabot tayo ng more or less 3 oras. Kasama na lahat-lahat na pag-medical, waiting time, at uwi. Yan. Yan, huwag niyong kalimutan yung tips natin guys na yung blood type nyo kailangan alam nyo. At i-print nyo rin, kailangan mayroon na kayong CDE pagpunta nyo dyan. Para iwas abalo na kayo. Ayan, pauwi na ako. At goodbye na naman, LTO. Nakuha natin ang congratulations na 10 years. So, 2033 na, may expired yung aking lisensya na code na nakalista dyan. So, yan guys, ang ating experience sa driver's license renewal. So, yung mga driver's license guys, depende yan sa code, ha? Yung pagbabayad. So, hindi maaaring madagdagan yan or maaaring mabawasan kapag one lang yung kukunin nyo. Ayan, pabalik na tayo ng Walter kasi andun yung ano ko, sakyan, yung motorcycle kong kabayo andun sa harap. At maganda naman ang pwesto nun, no? At nasa ilalim ng puno. Kaya doon ko na lang pinarking kasi dyan sa office ng LTO, open parking sila. So medyo may kainitan.